Ngayong pumasok na naman ang tag-ulan, sinyaris ito na simula naman ng pagsasaka. Isang tag-ulan sa inabang-abangan ng maraming magsasaka, lalo na sa terreno ng pare at mais. At siyempre sa mga nagtatanim din ng gulay. Pero marami sa mga nagtatanim ang nagdadalawang isip kung ano ang dapat nang itanim, lalo sa mga baguhan. Dahil malaki nga ang posibilidad na mamatay ang halaman pag ganitong tag-ulan. Lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-uulan. Sa bidyong ito, matutunghan nyo ano ba ang mga dapat tanim pag ganitong panahon ng tag-ulan. Bibigay rin ako ng ilang tips kung paano maiwasan yung pagkasira ng halaman kapag masyadong maulan. Kapag ganitong tag-ulan, halos lahat naman ang halaman magandang itanim. Dahil ang ulan, bukod sa nadidiligan ng halaman, mayroon pa itong dalang pataba. Kaya magandang panahon ang magtatanim ng halaman pag ganitong panahon ng tag-ulan. Ang tag-ulan naman kasi hindi ibig sabihin na tuloy-tuloy yung ulan. Kadalasan dito sa amin, dito sa Cagayan Valley, ang ulan naman hindi dire-diretso. Minsan naman dito kada hapon lang o every other day. Kung minsan naman inaabot ng tatlong araw hanggang isang linggo bago na naman umulan. Kadalasan sa amin dito sa Cagayan Valley, region 2. Sakarang naman nagkakaroon ng dire-diretso yung ulan at malalakas na ulan at hangin. Kapag meron lang naman sama ng panahon. Tulad ng habagat, low pressure area at bagyo. Napansin ko dito sa amin na dumarating yung malakas na bagyo lalo na dito sa Isabela kapag buwan na ng October. Madala lang na kaming bagyo ng malakas na bagyo kapag buwan na ng November at December. Kapag may magantong sama na ng panahon, wala naman tayong magagawa kung babahin tayo. Hindi naman natin mapipigil yung mga bagay na ganyan. Pero may mga pwede naman tayong gawing paraan para sa mga ganyang pagkakataon. Kapag ang lugar natin matubig, may mga halaman naman na pwedeng itanim sa matubig na lugar. Katulad ng palay. Paboro sa palay ang matubig na lugar kahit buong buhay niya may tubig, okay lang. Pero kapag malapit ng anihan, dapat matanggal yung tubig para madaling anihin. Pangalawa, itong gabi. Gustong gusto ng gabi ang matubig na lugar. At mas magiging magandang paglaki ng gabi sa matubig na lugar. Kahit buong buhay ng gabi, nakababad sa tubig paboro sa kanya. Pangatlo, itong kangkong. Ang kainaman naman dito sa kangkong, kahit lampas ulo ang tubig, hindi nasisira. Lumulutang lang. Kaya kahit gano'ng pakalalim ang tubig, pwedeng magtanim. Ngayon naman, pag binahayan, hindi rin yan mamatay, lilipat lang ng lugar. Kaya magandang itanim ang kangkong at pagkakitaan. Bukod kasi sa madali ng itanim, hindi pa alagain, kaya maganda ang kita. Ito lang yung tatlong gulay na alam kong pwedeng itanim sa matubig na lugar. Kung meron pa kayong alam na gulay na pwedeng itanim sa matubig na lugar, pakishare lang po sa comment section para malaman naman po ng iba. Isa pa sa magandang paraan para maisip natin yung matanim nating halaman pag mayroong masamang panahon. Magandang magtanim tayo sa container para kapag dumating yung malakas na ulan at hangin, pwede nating itago. Pwede tayong gumamit ng mga polyethylene na taniman o kaya PET bottle at iba-ibang klase ng plastic container. Pwede rin yung mga lata ng gatas na wala lang laman. Kapag ang kalaban naman natin malakas na ulan, pwede man tayo gumawa ng greenhouse. Magastos nga lang. Kapag tag-ulan na, mga magagandang itanim na gulay, unahin natin itanim yung mga gulay na puno na pwedeng itanim ng cuttings. Tulad itong malunggay. Meron tayong dalawang paraan ng pagtatanim ng marunggay. Una sa pamamagitan ng pagtatanim ng buto. Ang pangalawa naman sa pamamagitan ng sanga. Mas magandang magtanim ng sanga dahil mas mabilis magdahon at mas mabilis mamunga. May dalawang klase rin tayo ng marunggay. Yung isa maganda magdahon, yung isa naman masipag mamunga. Pangalawa, itong alukon. Ang itinatanim din dito sa alukon, sanga. Kumuha lang ang sanga ng alukon, saka iho kayong kalahati hanggang isang pinang sanga ng alukon, mabubuhay na yun basta tag-ulan. Ang pangatlo naman, katuray. Pwede magtanim ng sanga at bunga ng katuray. Magandang itanim yung magandang klase ng gulay pag tag-ulan dahil madaling mabuhay. Kapag itanim kasi ito ng summer, mahirap mabuhay. Ang kainaman sa gantong klase ng gulay, hindi basta-basta nasira ng ulan. Kahit daanan pa ng baha. Kahit may mga malalakas na bagyo, hindi basta-basta nasisira. Maaring masira yung sanga pero hindi na mamatay. Ang kainaman pa nito, matagal ang buhay. Kaya hindi kailangan palagi ang magtanim. Isa pa sa magandang itanim pag gantong tag-ulan, itong papaya. Maseran nga lang itong papaya sa tubig, hindi pwede nababaran yung puno yun ng tubig.
Kaya dapat na siguro doon yung pagtataliman ng papaya, mataas na lugar, at saka maganda yung drainage. Para hindi mamatay pag maulan. Kapag ganito rin tag-ulan, maganda rin itanim yung mga guli na tinatalbusan. Tulad itong talbos ng kamote. Kung pang bunga naman ang purpose natin sa pagtatanim ng kamote, hindi maganda ang bunga ng kamote pag ganitong tag-ulan. At saka itong talbos ng alugbati. Gustong gusto rin ng mga gulay na ito, laging basa ang lupa. Huwag lang inababaran ng tubig, baka mamatay. Maganda rin magtanim ng mga green leafy vegetable tulad ng pechay. At mustasa. Gustong gusto rin ito yung laging basa ang lupa, pero kapag malakas ang ulan, nasisira yung dahon. Pati rin itong repolyo, maganda itanim pag panahon ng tag-ulan. Pati rin itong umbok o Chinese cabbage. Ang kailangan sa ganitong halaman, maganda yung garden plot na pagtataniman at maganda rin yung drainage. Kapag ganito nga lang maulan, isa sa problema ng mga ganitong klase ng gulay. Madaling inatake ng insekto lalo na yung mga uod. Pag ganitong tag-ulan, maganda rin magtanim ng legume family ng halaman o beans group. Tulad ng sitaw na mahaba at yung sitaw na turo. Pati rin itong patani maganda rin itanim. Sa panahon nagsisimula ang tag-ulan buwan ng June. Tamang-tama kasi ito sa panahon ng kanyang pamumunga, makapal na yung pagbubungahan niya. Mga buwan ng November hanggang summer, namumunga ang patani. Maganda rin itanim ang sigarilyas kapag papasok ang tag-ulan. Tamang-tama yan sa panahon ng kanyang pamumunga, makapal na yung pagbubungahan niya. Pagpasok ng Berman, nagsisimula na rin niyang mamulaklak. Hanggang summer. Maganda rin itanim ang singkamas kapag tag-ulan. Sa singkamas, may dalawang klase ng bunga ang pwedeng maani. Yung bungang ugat at bungang buto. Meron naman tayong dalawang paraan sa pagtatanim ng singkamas. Una, sa pamagitan ng pagtatanim ng bungang ugat. Mas mabilis mamunga ng bungang buto ang singkamas kapag itanim bungang ugat. Ang problema nga lang dito, hindi laging available ang bungang ugat. Isa pa sa paraan ng pagtatanim ng singkamas itong buto. Kapag bungang ugat ang gusto lang maani sa singkamas, ang itinatanim nila buto. Itinatanim naman nila ito ng buwan ng November. Aanihin naman nila ito ng March o April. Tamang-tama lang sa summer. Maganda rin itanim yung mga nightshade family na halaman. O yung mga halaman na mahilig sa araw, gabi lang kung naliliman. Tulad nitong talong. Meron kaming tanim na talong na hindi namumunga ng buong summer, kahit malalaki na. Pero nung nagsimula ang ulan, bigla siyang namulaklak at namunga ng marami. Kaya nagiging maganda ang bunga ng talong kapag maulan. Ang hindi lang maganda sa talong kapag umuulan ng dire-diretso. Yung umuulan siya ng 3 hanggang 5 araw na tuloy-tuloy. Kapag kasi biglang umaraw yan, nalalanta yung puno ng talong. Lalo na yung pinagtaniman niya maputik na lupa. Dahil mahirap matuyo yung lupa. Kapag naman nakaranas kayo ng ganito, huwag niyo muna papatay yung talong pag nalanta yung talong. Dahil may posibilidad pa rin mabuhay ang pag hindi galong nasaktan. Kung gusto niyo nang maiwasan yung ganyang sitwasyon, gumamit na kayo ng plastic mulch. At saka maglagyan niyo ng magandang drainage para hindi mag-stack ang tubig. Kapag panahon ng tag-ulan. Isa pang magandang itanim pagtag-ulan itong kamatis. Pero marami rin nagsasabi na hindi raw maganda itanim ang kamatis pagtag-ulan dahil nasisira daw. Totoo rin naman yun. Nangyayari lang naman yun kapag yung bunga ng kamatis na dikit sa lupa. Kaya kung magtatanim kayo ng kamatis sa panahon ng tag-ulan, siguraduhin niyo lang na may balag. Na yung bunga hindi didikit sa lupa. At yung bulaklak hindi rin matatalansikan ng lupa. Dahil yung nagiging dahilan ng pagkasira ng kamatis. Isa nga rin sa maaari natin problemahin sa kamatis kapag tuloy-tuloy ang ulan. Kaya kung magtatanim tayo ng kamatis na direct sa lupa, siguraduhin nyo lang maganda ang drainage at lagyan nyo rin ng plastic mulch. Makakatulong din yung variety ng kamatis para maiwasan natin yung pagkasira ng kamatis pag gantong maulan. May mga variety kasi ng kamatis na matatag sa malakas na hangin at ulan. Itong Diamante Max F1 ng East West Seed, matatag ito sa hangin, hindi basta-basta nalalaglag yung bunga ng kamatis kahit malakas ang hangin. Kapag gantong panahon na mahangin at maulan, iwasan nyo muna yung gantong variety ng kamatis. Ang tawag ata na sa variety ito yung susong dalaga. Dahil madali itong malagas kapag ginaan ng malakas na hangin at ulan. Pag gantong tag-ulan, maganda rin itanim ang okra. Gustong gusto rin ito yung maulan na panahon. At hindi rin basta-basta sira ang okra kahit malaging umuulan. Basta huwag lang nababara ng tubig yung lugar niya.
Kapag ganitong tag-ulan, mababa rin ang presyo ng okra dahil oversupply. Dahil maganda mo mga okra pag ganitong panahon. Isa pa sa magandang itinerary pag ganitong tag-ulan itong siding panigang. Medyo mahina nga lang ito sa tubig. Madali itong mamatay pag nababara ng tubig yung puno niya. Pero may mga paraan naman tayo para maiwasan natin yung pagkababa ng tubig sa puno ng sili. Pwedeng gumamit ng plastic mulch at magkaroon ng magandang drainage para hindi maistakan ng tubig yung puno niya. Dahil maganda ang presyo ng sili pag naitama mo yung presyo niya. Maganda rin itinerary ang siling labuya pag ganitong maulan. Ang kainaman dito sa siling labuya, meron siyang variety na matatag sa ulan. Yung gantong variety ng siling matatag ito sa ulan. Pero para mas sigurado, mas maganda gumamit na rin tayo ng plastic mulch at lagyan ng magandang drainage. Isa pa sa magandang itinerary yung mga halamang baging tulad ng ampalaya. Maganda rin itanim itong upo pag gantong tag-ulan, napakaraming mamunga. Pati itong patola, maganda rin itanim pag gantong panahon ng tag-ulan. Ito na nagtatapos yung video natin, sana may natutunan kayo. Bago natin lubusang tapusin ang video natin, huwag nyo sanang kalimutang taniman ng pindot ang subscribe button at notification bell. Kung alam nyo rin naman na makakatulong sa iba, pakishare na rin to. Maraming salamat sa panonood at pagpalain kayo ng Panginoon.